What's up, Kurt TV Natives? Welcome back to my channel. And for today's video, ikaw ba isa sa mga senior citizen ng Pasig City? O ikaw ba ay may kapamilya o kamag-anak ng mga senior citizen? Alam nyo ba na ngayong May 24 hanggang June 2, 2022 ay magsasagawa ang Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA? Sila ay pupunta sa inyong mga barangay o bababa sa inyong mga barangay upang magsagawa ng revalidation ng inyong membership or ng inyong profile information kung kayo ba ay mga active members pa nito. Kasabay pa nito ay maglulungsad sila o magsisimula na ang pinakabagong programa ng City Government of Pasig. Ito yung tinatawag nilang Local Senior Pension. Ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. At para mas malaman nga po natin ang buong detalye niyan, let's all watch this. Ito na nga mga senior citizen natin o mga ka-maintenance natin dyan, pakinggan niyo po ang babasahin ko sa inyo at ipaliliwanag ko po sa inyo upang mas lalo niyo pong maunawaan ang mga detalye na inilabas po nila kamakailan lamang dito po sa ating Facebook page or sa Facebook page ng OSCA o ng iba't ibang social media platform dito po sa Pasig City. Ang Pasig City OSCA ay magsasagawa ng face-to-face validation sa May 24 hanggang June 2, 2022 sa iba't ibang malalaking covered venue ng mga barangay kung saan mas malapit ang residenteng senior citizen ng Pasig. Halimbawa, kung ikaw na senior citizen o ang iyong lola na senior citizen o ang iyong o ang inyong kamag-anak na senior citizen ay taga Kanyogan. So, meron tayong Kanyogan covered court na naandito sa Kanyogan. So, doon po gagawin ang venue. Yun ang magiging venue ng mga senior citizen na nakabase dito o ang barangay ay sa Kanyogan. Subalit kung ang inyo namang mga kamag-anak na senior citizen o mismong ikaw na senior citizen ay taga Ugong, doon ang magiging venue ninyo sa covered court ng Ugong. Ganun din yung mga senior citizen na taga Rosario, senior citizen na taga Pinagbuhatan. Basta sa madaling salita, kung saan may mas malapit na covered court o covered venue na malapit sa inyong barangay, ay yun mismo ang magiging venue ninyo. Ano nga ba ang layunin ng parang validation or revalidation sa inyong mga profile information? Ganito po yan. Number one, para ma-update ang profile information ng bawat senior citizen at ma-double check kung may mga kailangan pang maitama, mabago, madagdag o ma-update sa pangalan, birth date, address, contact details na nasa master list record ng OSCA. Kasi most of you po na mga senior citizen natin dyan ay may mga records na po kayo o nasa master list records na kayo ng OSCA. So dito sa gagawin pong validation po sa May 24 hanggang June 2, 2022 ay eto, para makita nyo lamang po, maayos nyo lang ang inyong profile information kung may mali sa birth date ninyo, sa mga address ninyo, o kung nag-transfer kayo ng ibang barangay, kailangan nyo lang pong pumunta dun sa venue at mismong kayo po, kung kaya nyo pa pong pumunta dun sa venue, para maayos nyo po yung process na yon. At syempre, kasunod din po nun, ay pwede din po kayong mag-apply doon sa local senior pension po ng Pasig City. At dahil ito po ay face-to-face, ibig sabihin ay kailangan po ninyong magpunta at isa-isa pong i-update ang inyong mga profile at iba pang mahalagang information. Bukod po sa pagkakataon na ng mga seniors na maiayos at ma-update ang kanilang profile information, ay malalaman o ma-update din po ang data ng mga seniors na bedridden, seniors na PWD, seniors na indigent, unemployed seniors, vaccinated seniors, at mga seniors na maaaring ma-qualify para maging local senior pensioner po dito po sa Pasig City. Kaya naman, hindi nyo na po kinakailangan pumunta pa sa City Hall para mag-apply. Dahil dito po sa validation schedule sa inyong barangay, ay maaari na din po kayo mag-apply para papabilang sa Pasig City Local Senior Pension.
Pangalawa naman po, kasiguraduhan na makontak o mapuntahan natin ang senior para hatiran ng impormasyon, mga tulong at iba pang serbisyo na kanilang kailangan. At gaya nga po ng sinabi natin, ang local senior pension ay pinakabagong programa ng City Government of Pasig para sa mga senior citizens. Layunin po nito na makadagdag ng tulong pinansyal sa ating mga senior citizens na may edad na 65 pataas, walang hanap buhay, walang sumusuporta mula sa mga kaanak at walang tinatanggap na pension mula sa SSS or GSIS o iba pang pension provider, maliban na lamang po kung kayo po ay DSWD National Social Pension. Ibig sabihin, kung ang senior citizen ay social pensioner na ng DSWD, maaari pa rin po kayong mag-apply sa local senior pension ng ating lokal na pamahalaan ng Pasig. So ganun po yun kadali. Ulitin po natin, kung kayo po ay nakakatanggap ng social pension sa DSWD, ay maaari pa rin daw po kayong mag-apply dito sa local senior pension ng ating lokal na pamahalaan. At sa pangatlo nga po, ang isa sa mga layunin din po nito ay maagapan ang mga discrepancy issues na nagiging problema sa pag-claim ng mga benepisyo gaya ng financial o medical assistance. At sa pang-apat nga po ay mailapit at gawing madali ang application process para sa Pasig City Local Senior Pension. Ito lamang po ang ilan din sa mga dapat ninyong tandaan. Pero bago po kayo makwalify para mag-apply ng kahit anong benepisyo mula sa lokal na pamahalaan natin, may mga importanteng requirements po para maging pre-validated. Una, importanteng nakapag-apply na po kayo para sa Senior Benefit Cash Card o Land Bank ATM application. Nakapagpasa na po ba kayo ng Land Bank form? Yan po ang unang hakbang para ma-qualify kayo na maging benepisyaryo ng anumang local senior benefits sa Pasig. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-submit nito, may panahon pa po kayong pumunta sa OSCA, sa God Compound, Pasig City Hall, bago ang araw ng senior validation sa inyong barangay. Dahil ito nga po ay magaganap sa May 24 hanggang June 2, 2022. Pero kung nakapag-submit na po kayo nito, ay hindi niyo na po kailangan mag-submit. Hindi po ito taon-taon na inuulit na pagsasubmit. O baka naman po nakalimutan niyo lang po na nakapag-submit na po kayo. Paano niyo po ba malalaman o paano niyo po maaalala na nakapag-file na po kayo nito sa OSCA? Ang iba ay mayroon ng ATM, ang iba naman ay nakatanggap na ng cash gift via manual distribution. Ang mga nagpasa naman nito lang 2022 ay may hawak ng cash card stub. Ayan, ang ibig sabihin, nasa listahan na kayo ng OSCA at may data na kayo sa kanila. Ang kailangan nyo na lamang kong gawin ay magpakita, magpa-update at magpa-validate sa mismong venue sa May 24, 2022 hanggang June 2, 2022. So naintindihan niyo po ba mga senior citizens at mga ka-maintenance natin dyan? At para sa mga senior citizens naman natin na magpa-validate at gustong makasama sa local senior pension, ang senior citizen ay ito po ang mga kinakailangan ninyong ipasa. O ito lamang po ang mga requirements, o ito lamang po ang mga kinakailangan nyong ipresenta sa mismong venue. Una, senior ID, original at photocopy, benefit cash card or ATM kung meron na po kayo o kung kayo po ay ATM holder na. Or cash card application stub ng 2022. Isang valid ID, national government issued ID. Uulitin ko po sa mga senior citizen po na gustong magpa-validate at makasama po sa local senior pension, ito lamang po ang mga dapat ninyong ipresenta doon sa venue. Makinig po kayo. Una, senior citizen ID or senior ID, original at photocopy po nito. Pangalawa, benefit cash cards or ATM kung meron na po kayong ATM or yung cash card application stub nung 2022 at isang valid ID o national government issued ID. Eto naman po, para po sa mga senior citizen na hindi po kayang pumunta doon sa venue at magpapadala po ng kanilang authorized representative, narito po ang mga kailangan ninyong dalhin kapag kayo po ay magpapapunta ng inyong authorized representative, halimbawa sa
A family representative must present the following. O ito po ang inyong kailangang ipresenta kung magpapadala po kayo ng inyong family representative. Number one, authorization letter signed or thumb mark mismo po ng senior citizen. Number two, on one piece of paper, photocopy po ng senior ID and representative's government issued ID. Please bring po the original ID. Siyempre, para mas makita po talaga nila kung tama nga naman po yung ipinapakita o ipepresent na ID po ng authorized representative. Number 3, medical certificate or PWD ID. Number 4, recent half-body photo ng senior pointing onto the present date in the calendar. Number 5, accomplished local senior pension application form. At number 6, present one extra valid ID of the senior citizen. At ito naman po ang mga qualifications para po sa mag-a-apply ng local senior pension po, 65-year-old pataas. Must be at least 65-year-old. Must be a resident of Pasig City for at least 2 years. Frail, sickly, or with disability. Has no regular income or support from his or her relatives. Non-recipient or beneficiary of any pension excluding the DSWD National Senior Pension. At kung kayo nga po ay mag-a-apply para sa local senior pension, narito po ang mga hakbang na dapat ninyong tandaan. Number 1, mag-fill out ng application information form na maaari po ninyong hingiin sa ating OSCOM's focal person sa barangay hall, sa senior Association's office o sa OSCA City Hall simula May 16 hanggang 23, 2022. O dahil nitong linggong to, sinimula na nga po yan, simula May 16 nung Monday hanggang ngayon pong linggong ito ay sinimula na nga po ang pag-fill out sa mga application form na yan. So kung wala pa po kayong form na yan, ay pumunta po kayo sa pinakamalapit ninyong barangay at pwede po kayong humingi doon ng application form para sa local senior pension. I'll fill outan nyo na po yon, sagutan nyo na po yung mga form na yon, yung form na sasagutan ninyo, sagutan nyo na para pagpunta nyo po din sa venue ay mas madali na po kayong ma-validate. Number 2, isubmit ito sa gaganaping validation mula May 24 hanggang June 2, 2022 sa iba't ibang covered venues ng inyong barangay. Kung saan kayo malapit, mahalagang alamin muna sa FB page ng OSCA Advisory ang nakalaang schedule para sa inyo upang mapaghandaan ninyo at kayo ay makarating. Uulitin po natin, sa May 24, 2022 hanggang June 2, 2022 ay gaganapin nga po ang validation ng inyong profile information at membership ninyo. And then pag na-validate na po kayo dito, pwede po kayong mag-apply for local senior pension kung kayo ay age 65 pataas na, di ba? At syempre, kung hindi, wala pa kayong natatanggap na ibang pension, maliban na lamang po kung kayo nga po ay nakakatanggap ng DSWD National Social Pension, pwede po kayong mag-apply para dito. Number 3, sa takdang validation schedule ng inyong barangay, magpa-validate sa pamamagitan ng pag-update ng inyong profile information. Pagkatapos ay patatatakan ng validation stamp ang photocopy ng inyong senior ID upang magsilbi ninyong proof or proof of validation o receiving copy. O, uulitin po natin, sa takdang validation schedule ng inyong barangay ay magpa-validate po sa pamamagitan ng pag-update ng inyong profile information. Pagkatapos ay patatatakan po ng validation stamp ang photocopy ng inyong senior ID upang magsilbi ninyong proof of validation or receiving copy. Number 4, isubmit sa validator ang inyong local senior pension application form. Number 5, hintayin nyo lamang po ang announcement po sa June 20 to 24 ng listahan ng first batch qualified local pensioner. Kaya naman sa atin pong mga senior citizen dyan, mga ka-maintenance natin, huwag nyo na pong sayangin ang chance na to na mamabilang sa local senior pensioner dito po sa Pasig City. Sa mga susunod na araw ay ipapakita nga po namin sa inyo ang barangay venues ng Pasig Senior Validation and Application for the Pasig City Local Senior Pension. Pero sa ngayon muna ay marami pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa KIRT TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!